107:1 declares, it says, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever. Come on. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ng kabataan mo sa amin, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang lahat po sa amin ay pinagpala ng Panginoon. Gaya po ng taon na nating nakukuhang award, ang Batangas City po ang nag-uwi ng highest delegation with 74 youth camp attendees. Praise the Lord. Praise the Lord. Sports po, champion po tayo sa volleyball boys and badminton. Pero higit pa po sa mga bagay na ito, ang spiritual blessing na ipinagkaloob para sa bawat isa sa amin. Ang kasayahan po at tagumpay sa sports ay bonus na lamang. Apat pong kabataan ang nag-decide na magpabautismo sa tubig. Kaya apat po sa ating kabataan ang nagpabautismo sa tubig. At dalawa pong kabataan ang na-feel ng Holy Spirit for the first time sa ating youth camp. At on behalf po ng buong youth department, nais po namin kayong pasalamatan sa lahat po ng nanalangin, sa lahat po ng suportang pinansyal, sa lahat po ng pagtapik sa balikat. Nais po namin pasalamatan ang aming mga sponsors, yun pong nagbahagi ng kanilang ng pagpapala ng Panginoon ng financial na blessing sa amin para kami makarating doon. Nais po namin mag-thank you kay Tita Deca sa Mami Beth, sa Tita Eme, kay Tatay Carling at Lily, Tita Merle Arevalo, Harmon and Hiro Galleros, Pini Sandoval, Christopher Bautista, kay Abs, kay Ate Lori, Romy Chavez and family, kay Kuya Gochi at kay Aya na umuwi pa galing ibang bansa para lang kami suportahan. Maraming salamat, Kuya. Kay Dexter Marasigan, ito po ay aming mga kamag-anak na hindi man natin kamana ng palataya ay nag-extend na kanilang tulong. Sa mga church offerings po, sa mga bigas po na ibinigay ni Ate Melody at ng iba pa, kay Tita Terry po na naghatid sa amin ng masarap na kandireta at buko pandan, kay Kuya Jan po at kay Ate Alon sa kanilang unlimited iced tea at coffee na inihatid sa amin, sa lahat po ng ladies na tumulong, kay Ate Ida po, kay Ate Alon, kay Ate Missy, kay Ate Cherry, Ate Melody, sa Mama, sa Mami Choi, kay Ate Nora, sa Ate Grace, maraming pong salamat dahil hindi po kayo nagsasawa na i-extend ang inyong effort at ang inyong power sa nanay, sa kanyang bigas. Nanay, marami pong salamat. Hayaan niyo po na hindi po ito mawawala ng kahulugan bagos sa langit po ang inyong pagpapala na galing sa Panginoon. Gusto din po namin pasalamatan ang mga bumisita kay Pastor po, kay Pastora Aileen, sa Mami Beck, kay Tita Elisa, kay Tatay Boyer, kay Tatay Noving at sa Tita Edith, sa Ate Janet, kay Ate Terry, sa Tatay Misho, sa kay... Sino nga po yung kasama ni Ate Terry? Kay Sister Lucille po, nakasama nilang tumulong para sa kandareta ng masarap. Kay Kuya Joseph, kay Jacob, kay Kuya Jan, at kay Ate Alon. Meron man po kaming mamiss na mga tao, hindi man po kayo ma-recognize dito sa lupa, pero alam ko po ang Diyos ang magpapala sa lahat sa inyo. Hindi po nawalan ng kahulugan ang pagsuporta niyo taon-taon, na kahit na nga taon-taon nang lumalapit ang mga kabataan sa inyo, kahit na nga taon-taon may gastusan, taon-taon nang nagsumisil, pero hindi pa rin kayo nananawa. Maraming salamat po dahil higit po sa spiritual na kalakasan na ipinagkaloob sa amin, in-equip din po ang bawat isa, very evangelistic po ang youth camp na aming na-attendan, very pag-prepare po sa bawat isa para sa pag-advance sa kanyang kingdom. At meron po kami kinahan ng video sa lahat po ng inyong panalangin sa buong kongregasyon po, sa lahat po na nag-offer ng mga pagpapala ng church offerings dito sa church. Salamat po sa inyong lahat. Napakaganda po ng patutuol ang namangayang lipot. In behalf naman po sa mga nanay na nagluto, mga kapatid, meron po kaming behind the scene ng mga patotoo. Isa pong napakagandang bagay na ang nagkaroon din po kami ng bonding time ng mga nanay,
isa pong napakagandang pagkakataon at nakita po namin ang kagandahan na nangyayari sa mga young people na hindi po namin masyado nakikita nung una. Nakita po namin ang pagkakaisa nila. Salamat po sa Panginoon na pagbaba po agad ng gamit nila. Nakita po agad namin na si Brother Michael, minitig agad doon. Although na wala na sila sa posisyon, wala po sila, hindi po sila officers ng mga langyo. May bagay po na ipinagkaloob ang Panginoon sa kanila na dapat nilang gawin. Minitig po agad niya yung mga young people at kami po'y natuwa, nagkaroon agad ng iba-ibang gawain. Hindi po natin mapapanood yung magandang video na yan. O si Sister Ada, si Sister Dada po ay busy bilang official sa youth. Naka-focus po siya doon po sa multimedia at isa pong napakagandang bagay, mga kapatid, na ihatid po sa atin yung maganda pong karanasan nila. Although po na hindi po siya officialist, pero ginawa niya ang katungkulan niya kahit po hindi siya officers. Yun po namang naka-focus po siya doon sa kanyang gawain na naging maganda po ang resulta, mga kapatid. Salamat ng maraming din po at maging kami po ay na-bless. Salamat po sa kasama namin, sa mga nanay. Salamat din po sa Panginoon na alam po namin na doon po sa mga nanay na nakasama namin, nagkaroon din po sila ng sarili nilang obserbasyon, sarili nilang patutuo na nakapag-lift up din po ng kanilang pananampalataya, yung bonding time, yung nakita nilang needs ng mga young people. Lalo po nagkaroon sila ng adhikain na makatulong lalo sa mga young people. At nagkaroon po sila ng adhikain na ang kanilang time ay ipagpatuloy nila sa pagtulong sa mga young people, na yun po ang kailangan na ating mga young people na suporta natin. Naniniwala po ako na bawat nanay na nakakasama sa youth camp ayaw nang maiiwan. So sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, salamat po ng marami sa kalakasang pisikal na patuloy po ipinagkakaloob sa atin, maging po sa mga nanay na nakasama namin. To God be all the glory. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako mga kapatid sa Panginoon dahil sa mga bagay na hindi na namin kaya, nagpapadala siya ng mga kakampi at katuwa. At gumawa mo ng video na yun, mga kapatid, walang iba po kundi aking kapatid na si Kim. At nagpapasalamat po ako na sa mga panahon na pagod na inyong likod ay may mga sumasalo, mga kapatid, para sa multimedia. At alam po namin, mga kapatid, na some young people is the backbone of the church. Patuloy niyo po sana kami suportahan, hindi lamang sa tuwing may ganitong gawain, kundi lalo higit po sa inyo pong pananalangin. At huwag po niyong susukuan ang bawat isang young people na inyong makikita. Maaaring may iba po sa amin na hindi pa talaga makikita ang bunga, pero dadating din po ang panahon, mga kapatid. Matutuwa kayo isang araw, mabibless po kayo, isang young people na inyong pinagpe-pray, makikita niyo na ganoon na lamang siya ginagamit ng Panginoon. Glory to Jesus.